Annyeonghaseyo! So this is Hana Cho. Welcome back to my channel. So today, sasabihin ko sa inyo kung paano ako natuto ng Tagalog and Korean! Yay! Kasi sa sobrang daming tao na nagtatanong, paano po kayo natuto ng Tagalog or paano po kayo natuto ng Korean? Sasabihin ko muna kung paano ako lumaki. So, pinanganak po ako sa Korean. My mom and my dad is Korean also. And then, nung 10 months na po ako, dumating po ako dito sa Pilipinas, and dito na po ako nag-aral ng aking kindergarten and elementary. So, sa isang salita, parang Pilipino rin kasi lumaki na rin ako sa Pilipinas nung mula bata pa. Kaya, ano naman ginawa ko nung mula bata pa? Syempre, nung bata pa ako, hindi ko alam yung Korean. Kasi hindi naman ako lumaki sa Korea. Lumaki ako dito sa Pilipinas. So, automatic, natuto ko na yung Tagalog. Okay, tanungin ko kayo, paano kayo natuto ng Tagalog? Di ko rin po alam kung paano ako natuto ng Tagalog kasi dito na talaga ako lumaki kaya di ko alam kung paano ako natuto ng Tagalog. Okay? So, yun yung answer ko. Paano ako natuto ng Tagalog? Paano ba kayo natuto ng Tagalog? Yun lang. And next naman is Korean kasi kahit ako, Korean ako, hindi naman ako natuto talaga ng Korean sa Korea mismo. Dito na lang po ako natuto sa Pilipinas. Noong bata pa ako, nagtanong ako kay mama, anong unang natutunan ko na language? Kala ko Korean. Siyempre, mama, papa ko Korean, pati kuya ko Korean. Kaya inisip ko, Korean yung unang language na matututunan ko. Pero nung inask ko yung mama ko, sabi niya na Tagalog. Wow! Tagalog talaga! So, okay, sige, Tagalog na natutunan. Ano na next? Kala ko maging Korean na. Yun pala, English. Kaya, Korean pala yung last. So, paano ko na naman natutunan yung Korean? So, sinabi naman ni Mama is, yung Korean naman is, natutunan ko siya kay Mama. Kay Mama ako natuto. And, syempre, nung pagkabata pa lang, sinasabi ko muna yung, parang, Oma, Apa, yung mga ganang word, diba? Yung mga simple na words lang. Very, very, like, kailangan mong gamitin sa mga lifestyle mo. Parang, Oma, Apa, Pap, Chuseyo, yung parang, pahingi po na pagkain, gano'n. Yung mga kailangan mong gamitin para pag-survive mo. Yun, yung mga ginagamit ko daw nung bata pa ako. And then, nagsimula akong matuto ng mga consonants and vowel nung 4 years old. Nung nagsimula na ako nag-aral sa kindergarten. Nag-aral ako ng kanatara, mabasa, yung mga ganon. And then, sabi ni mama, kala niya daw ang bobo ko. Kasi, for a year ko pinag-aralan yung consonant and vowel lang. Kaya inisip ni mama, dumating na pala siya sa gitna ng mga hindi niya na alam kung anong language na yung ginagamit niya. Talaga siya, totoo siya. Kasi kahit ako, nung bata ko, na nalilito na talaga ako sa mga ginagamit ko. Diba, na lumaki po ako sa Pampanga. Sa Angeles po kasi ako nung bata ako. Ginagamit ko sa mga kaibigan ko, yung mga kalaro ko sa mga kapitbahay, Kapampangan. Ginagamit ko naman sa school, Tagalog. Sa kindergarten, kasi nagtatagalog teacher namin. Ginagamit ko naman sa bahay, Korean. And then, ginagamit ko naman yung English, sa English subject namin. Kaya, nalilito na ako, anong word yung ginagamit ko? Yun nga po, kaya hindi ko po alam kung anong language na yung ginagamit ko, kung tama ba yung ginagamit ko. Tapos, sinabi ni mama na, lagi kaming pinapagalitan ni Kuya Joshua pag nagtatagalog daw kami. Sa harap nila mama, papa. Kaya, kaming dalawa ng kuya ko, lagi kami nagka-Korean sa harap ng mama, papa ko. Kasi pag hindi, mapapalo kami. Pero pag kaming dalawa lang, anong ginagamit namin? Tagalog. Nakakita na ba kayo ng Korean na nagtatagalog isa't isa? Kala mo, kala mo prank. Yun pala, hindi sinasadya yung parang katotohanan kasi hindi nila talaga alam marunong mag-Korean. Kaya yun po yung, yung journey ko nung bata ako. Hindi ako marunong mag-Korean. Pati yung Korean ko, di ba sa Korean language, very, siya, complicated yung mga particles niya kasi may unnun, iga, yung mga ulur. Hindi natin alam kung gailan siya gagamit, di ba? Ako, hindi ko alam kung kailan ko siya ginagamit. Kaya, lagi ako nagkakamali. And then, lagi ko nalang iniisa lahat sa ka. Hana ka, umma ka, apa ka, upa ka, yumpi ka, shupa ka. Lahat nilalagay ko ng ka. Hindi ko alam kung saan siya ginagamit. Basta ka, basta noun ka, pero lahat mali pala. So, yun po yun. Hindi ko po alam paano gamitin yung Korean language. Very basic lang po yung alam ko. Pero, after nung hanggang maging elementary school ako, hindi ako marunong mag-Korean nun.
parang kahit ako nagsasalita ng Korean, di ko maintindihan yung sinasabi ko. Natatandaan ko nung bata ako, pag nakikipag-usap ako sa mga Korean ate and kuya ko, nagsalita ng Korean, oh, ani, gay, tapos magtapos na ako. Basta sa last, lagi kong sinasabi, naintindihan nyo? Yun yung lagi kong sinasabi. Bakit? Kasi kahit ako, hindi ko naintindihan kung ano yung sinasabi ko. Alam ko, nagka-Korean ako, pero hindi ko naintindihan kung ano yung sinasabi ko. Kaya, yun lagi yung natatandaan ko. Naintindihan nyo yung sinabi ko? Kasi ako, hindi ko naintindihan eh. Ganun, hindi ko alam. And then, nung nalaman ng magulang ko na sobrang worst talaga yung Korean ko, pinadala ako sa Korean ng grade 4. 1.5 years ako doon. Nag-aaral ako ng Korean. And pagkadating ko, parang umokay daw siya. Parang umokay siya. Kasi nung bata pa ako, nagda-diary ako. Pero nung talagang before ko pupunta sa Korean ng grade 4, parang hindi nila maintindihan yung Korean diary ko. Pero pagkadating ko daw, parang, at least may nakikita na ako 50% na Korean sa'yo. So, ganun po yung ano yung pagka-journey ko sa Korea. And after that, pumunta po ako ulit dito sa Pilipinas. Nag-aaral ako, tinapos ko yung elementary school ko. Pagkatapos ng elementary school ko, pinadala ako ulit sa Korea para mag-aral. Kaya nag-aral po ako doon ng high school ko, which is sa Korea, di ba, middle school and high school. So, doon na po ako nag-aral sa Korea ng middle school and high school. Then, doon ko talaga natutunan yung Korean. Pero, after ko mag-aral sa Korea, nakalimutan ko naman yung Tagalog. Kasi, di ba, at least sa Pilipinas, nung nakatira ako dito, ginagamit ko naman konti-konti yung Korean with my family. Pero napunta ako sa Korea, wala naman yung kasama mga Pilipino dun. Kaya, always, 365 days, Korean lahat yung ginagamit ko for my high school days. Kaya, nakalimutan ko yung Tagalog. Nung pagkadating ko dito, parang, nahirapan din ako mag-Tagalog. Pero, thanks to my childhood, na-adapt ko at least yung mga language kahit konti. Kaya, mabilis ako na, nasanay sa Tagalog. So, ngayon, ganito, nagtatagalog na ako. Dito na ako nag-aaral sa Pilipinas. So, how did I relearn Korean is, nauna ako sa mga vowel and consonant. Alam niyo naman, pinaka-basic ng Korean is vowel and consonant. And, natutunan ko kung paano ipag-aralan yung mga particles. Di ba yung mga particles pinaka-mahirap? Kasi sa Korean, mahirap yung mga particles eh. Kaya, paano ko siya natutunan? Ako, hindi ko siya pinag-aralan kung kailan siya ginagamit. Kundi, makinig lang po kayo ng maraming beses. Like in me, when I went to Korea, dun ko nalaman kung kailan ginagamit yung unnun iga when I was listening sa mga kaibigan ko. Dahil, di ba, lagi akong nakikinig ng mga Korean. Dun ko na-adopt yung mga paggamit ng particles. Kaya, kayo rin po, if you want to, like, learn particles, huwag na po kayo talaga na, paano ginagamit yung i, paano ginagamit yung ga, ganun. Huwag na po kayo mag-isip na ganun, kundi, makinig, parang manood lang kayo ng K-drama, isanay nyo lang yung Korean sa inyo, and then, hindi lang yung manood kayo with subtitle, kundi panoorin nyo yung isang drama na paulit-ulit hanggang hindi na kayo magsa-subtitle. Eh, ganun po yung mas maganda nyo ang gawin pag gagawin nyo yung Korean na ipapagsanay nyo yung mga particles sa mga tenga nyo. And then, next naman po is, sa mga pag-conversation din, dapat kayo makinig na maraming beses kaya nyo malalaman kung paano siya i-pronounce, paano siya gamitin, di ba? So, pinaka natutunan ko is talaga pakikinig ng Korean. Yun lang po talaga. Listening to the Korean is very important pala kasi by listening, makukuha nyo na yung pronunciation, makukuha nyo na kung paano gagamitin yung mga particles, makukuha nyo na yung pagsasalita. Kaya, listening talaga is very important. Kasi when I was in Korea, hindi ko nalalaman, hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Pero, just keep listening. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. Pero, syempre, nagtatanong din kung yung mga words na hindi ko alam. Ganun ako natuto. Kaya kayo rin po, if you have, dahil na dito tayo sa Pilipinas, hindi natin kaya matuto ng Korean for as of now with Korean. So, paano natin gagawin? Gagamitin natin yung K-drama, yung mga TV program show ng Korean. And then, pwede natin siya ipag-aralan, ganun. Parang paulit-ulit natin titingnan, paulit-ulit natin ipapanoorin, ganun. So, ganun ko po natutunan yung Korean ko. Maraming mga Korean din, or maraming mga foreigners na madaling matutunan Tagalog. Bakit? Tagalog is very easy language, right? It's very good language, very easy siya matutunan. Pwede nyo siya ma-adapt agad, ganun. So, parang
gusto ko talaga yung Tagalog kasi kahit yung mga Korean friends ko, unang pagturo ko pa lang sa kanila, na-adapt na nila agad, gano'n. Hindi ka tulad ng Korean, medyo mahirap-hirap. Pero sa Tagalog talaga, is parang madali lang. Kaya, I like Tagalog language also, really. Really, really. So, hanggang dito na lang po, how did I learn Tagalog and Korean? And kayo rin po, if you want to learn Korean, okay, listen! Listen carefully and lagi dapat paulit-ulit nyo ipapakinggan para ma-adapt nyo po yung mga words niya, mga particles niya, yung paano siya isabi, paano siya i-express, right? So, you need to ipagtiyagaan. So, thank you very much and until here, I will end my video. Thank you! Hi, this is my new hairstyle and then nagpagupit ako kahapon. And then, sinabi nila para mas naging mature daw ako kaya nagsanga talaga. Kasi dati, nung mahaba yung buhok ko, sinasabihan nila ako ng mga 13 years old, 15 years old. Pero ngayon, parang sinasabi nila mature daw ako, kaya mas nagustuhan ko. Mas okay pa? Requested kayo sa mga comment or anong gusto niyong video papanood for next video.